I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isang panibagong low pressure area ang nabuo dyan po sa may silangan ng Mindanao. Bukod pa po yan sa low pressure area na binalita namin kahapon na naging bagyo na. Ayon sa PAGASA, nakapalob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCC. Pero sa ngayon, wala pong direktang epekto yung LPN niya sa ating panahon at maliit din ang tsansa nito na maging bagyo. Samantala, patuloy pa rin binabantay ng PAGASA ang Tropical Depression na nasa labas naman ng PAR. At dito nga po sa wind map ng Weather Central, maliit ang posibilidad nito na pumasok sa PAR. At dahil malayo, wala din po itong direktang epekto sa ating panahon. Apektado naman ang hanging habagat ang western seaboard ng Luzon, kaya muling itinaas ang PAGASA ang gale warning para po dyan sa mga nabanggit na baybayin. Posible kasing umabot sa 4 na metro ang taas ng alon dyan, kaya mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag dyan. Sa datos ng Weather Central, asahan na ang maulap na papawirin na may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dyan po sa Mindanao ngayong weekend dahil sa ITCC. Pero mas malakas ang mga pag-ulan sa Soccsaygan at Davao Region. Bahagyang maulap na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang panahon dyan po sa malaking bahagi ng Visayas. At ngayong weekend, patuloy na magpapaulan ng monsoon trough dyan po sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pero sa natitirang bahagi, mahinang pag-ulan na lang ang inaasahan. Bahagyang maulap na papawirin at mga pag-ambo na lamang din po ang inaasahan dito sa Metro Manila ngayong weekend. At sa araw ng Lunes, kung kailan gaganapin ang State of the Nation address ng Pangulo, magiging maayos naman po ang panahon. Medyo mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa hapon, pero mababa lamang po yung mga pag-ulan. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.